Inusisi sa pagdinig ng Kongreso ang di manoy lapses o pagkukulang sa security protocol ng Resorts World Manila matapos ang pag-atake roon na ikinasawi ng 38 tao. Nagpabagal din daw sa pagresponde ng mga pulis ang di manoy kakulangan ng impormasyon sa kinaroroonan ng gunman. Live mula sa Quezon City, my report si Steve Delisan. Steve? Jessica, sa joint hearing ng Committee on Public Order and Committee on Gaming and Amusement ay tila nagturuan pa yung mga police at yung mga security personnel ng Resorts World Manila. Ang sabi ng pamunuan ng Resorts World ay meron daw silang tatlong security layer, yung perimeter, yung mall entrance at maging yung sa casino. At meron daw silang nasa 200, ano, more or less, na security personnel na nakadeploy. Pero ito rin yung naging tanong ng mga kongresista kanina, kung meron kayong ganitong karami na mga security personnel, bakit kayo na lusutan ng iisang gunman. Pero ang ibinalik naman din ng pamunuan ng Resorts World yung sisi dun sa mga police. Alang sinasabi nila, nag-take over na raw yung mga police minutes after ma-report nila yung insidente at naging support team na lamang sila. Pero ang sabi din ng mga police, kung nasabi lang sana ng mas maaga na meron palang secondary CCTV camera monitoring area, edi mas madali daw sana nilang natunton yung suspect. Nang itawag sa Philippine National Police ang pagpasok ng gunman na si Jesse Carlos sa Resorts World pasado alas 12 ng umaga ng June 2, agad daw silang rumesponde. Pero ang problema, hindi nila alam kung nasa na ang gunman sa loob ng hotel. Sa salaysay ni NCRPO Chief Director Oscar Albayalde, umasa sila sa impormasyon mula sa security ng Resorts World. Itinuro raw sa kanila ng pamunuan ng main surveillance room kung saan pwedeng mamonitor ang suspect. Pero ang isa pang problema, puno na ito ng usok. Bandang alas 3 pa ng madaling araw nang malamang may gumagana palang surveillance room sa katabing Remington Hotel. They did not tell me that they have the secondary CCTV or the redundant CCTV room. Alam ho nung mga police na merong CCTV because ginaguide ho namin sila eh. So hindi namin ho ma-corner yung, we will not be able to corner the assailant if we did not able to spot him through CCTV. Isang security official ng Resorts World ang nakakita sa suspect na nagtatago sa fire exit bandang alauna. Napatakbo siya nang makita ang suspect. Narinig lang nila dumating, tumakbo na siya eh. Hindi na lang niya inambus eh. Mas magaling pa yung mga napapanood ko na nag-airsoft eh. Ang ginawa ho ng tao ay nagposition. In fact, that's he's the first. There's another security personnel from our part. Nagposition, dalawa silang nagbaril. April ni Sintare ng Resorts World ang isa pang kuha na nagpapakita naman na may mga kasamang pulis ang kanilang tauhan. Pinuna naman ng mga kongresista kung bakit isang babaeng security guard lang ang nasa entrance na pumasok ang suspect. Sabi ng security agency ng Resorts World, yun lang kasi ang nasa kontrata nila. Kita rin sa CCTV na may mga pinuntahan ng suspect na lugar na walang bantay na security, gayong dapat ay meron. Was I disappointed that people left their post? Of course. When you hire agencies to do a job for you, I think that was mentioned earlier, you expect them to stand on their post. Ginisa ng mga kongresista ang naging pagresponde ng Resorts World, lalo na ang pinuno ng kanilang safety, security at surveillance office na si Armin Gomez. Binusisi maging ang kanyang background. Lumabas sa pagdinig na pumasok si Gomez sa Philippine Military Academy noong 1995 pero umalis noong 1998. 1995 naman siya graduate ng high school mula sa Ateneo de Naga University pero hindi rin niya diretsong sinagot kung nagtapos siya ng kolehiyo. Are you a college graduate? Yes, Your Honor. Saan ka nagtapos at anong taon? I'm willing to be subjected to separate. This is separate from the organization. You are courting contempt of this committee, sir. Sino nagbigay sa iyo ng diploma na gumraduate ka ng college? Sige. Are you a graduate or not? Let's end this. The simple is no. Bago pumasok sa Resorts World, nagsilbi muna ang Director for Safety and Security ng De La Salle University College of St. Benilde si Gomez. Isa si Gomez sa mga naging negotiator sa isang hostage taking na naganap sa harap mismo ng DLSU taong 2011.
Matapos ang 15 minutong negosasyon, sumuko ang suspect at napakawala ng bihag na freshman ng lasal noon. Samantala, nausisa rin sa pagdinig kung bakit hindi agad napula ang apoy at ang usok sa Resorts World Manila. Who ordered the lockdown that allowed nobody to come inside the Resort World premises and did not allow the Bureau of Fire Protection firefighters to come in to conduct rescue activities as well as firefighting activities? There was no prohibitions. We are waiting for our counterparts to assist us in the PNP with the SWAT also join the firefighters assessing us in case there will be gunshots again, then they will be the one to address. Then all of a sudden, Your Honor, another gunshot was heard, then our firefighters withdrew because of safety. Tanong naman ng isang kongresista, bakit daw hindi inabisuhan ng mga security personnel na may fire exit pala malapit sa pinagtataguan sa pantry. Paliwanag ng Resorts World, bumigay na raw ang mga CCTV camera sa kasagsagan ng apoy at usok na nilikha ng pagsusunog ng gunman. As we presented earlier, there were 12,100 guests and employees who were able to evacuate. No, yes, it's very unfortunate that there were fatalities. What complicated the matter was not the fire, but what was the gunfire, which struck fear. Is usually ang normal reaction ng tao, kung may sunog, tatakbo ka away from the sunog. But in this case, hindi nga ho sila lumabas sa kwarto because of fear. Because may bala ho eh, may baril. Nakalala pa raw sa sitwasyon ng pagsabog ng tangke ng BMW sa loob na may 10 litrong gasolina na nakaparada sa second floor. Nasunog din daw ang gulong nito dahilan ng pagkapal ng maitim na usok. Hindi naman masabi kung gumana ba o hindi ang mga sprinkler at kung kumpleto ba ito. Ayon sa BFP, bad ng alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga na nasimula ng retrieval operations sa mga katawan ng mga nasawi dahil kailangan pang i-clear ang makapal na usok. Pagkatapos ng pagdinig, nagsagawa ng ocular inspection ng mga kongresista sa Resorts World Manila. Sinamahan sila ng mga tauhan ng PNP at Bureau of Fire Protection sa loob. Pinagbawalan na ang media ang makapasok sa loob. Jessica, inabot ng 11 oras itong pagdinig ng kamera no, kaugnay dito sa insidenteng ito at nasa hanggang 60 mga kongresista kasi yung nagpalista kanina na magtatanong. At sa huli ay inamin naman ng pamunuan ng Resorts World na nagkaroon ng lapses in terms of security. Sa Miyerkules, sa susunod na linggo, nakatakda yung susunod na pagdinig at inaasahan nila na maiimbitahan na yung mga kaanak naman ng mga nasawing biktima. Jessica. Tama ba yung nasagap ko, Steve, from your report na it took some time bago nalaman ng mga security personnel ng Resorts World Manila or maybe even yung PNP no, na iisa lang pala yung gunman kasi they had no basis dahil yung isang control booth ng mga CCTV camera hindi na nila mapasok dahil makapal na yung usok. And it also took some time bago nalaman nila pare-pareho o ng PNP siguro na may isa pa palang control booth doon sa Remington kung saan makikita rin nila yung mga kuha ng mga CCTV camera. Jessica, at around 12:33 daw ng madaling araw, mga 12:40, ano, ay sinasabi nila na kinailangan ng evacuate yung mismong control booth doon sa CCTV camera sa loob ng main area nitong Resorts World Manila. At around 3 a.m. na or past 3 a.m. na rin nalaman o nasabi kina Director Oscar Albayalde na meron palang secondary na monitoring area itong mga CCTVs na ito. Ang sabi nila, kung mas naging maagap yung pamunuan o yung security personnel nitong Resorts World Manila sa pagbibigay impormasyon na meron palang lugar na pwede nilang mamonitor, mas madali daw sana nilang natuntun itong suspect dahil it took some time bago talaga nila matuntun sa fifth floor yung suspect na ito, Jessica. Mm-hmm. Bakit napunta ang hearing no, dun sa credentials ng security officer ng Resorts World na si Gomez? Parang na relevant ba sa naging takbo ng hearing, Steve, kung saan siya graduate, ano natapos niya, ano ang kanyang academic o scholastic record? Kanina kasi pinupunto ng mga kongresista, meron bang military background o at least alam ba or nagtrabaho ba sa, naging pulis ba or merong mga ganong klase ng
magtatanong yung mga police para at least daw ay alam yung protocol, alam kung ano yung gagawin pagdating sa mga pagkakataon na gaya nito. Kaya eventually naungkat yung kanyang credentials. Noong una, Jessica, hindi naman niya inaamin. Medyo may confusion pa nga, hindi niya sinasagot ng diretsa kung anong taon siya umalis ng PMA, kailan siya bumalik, ano yung tinapos niya afterwards. But eventually, ano, sa pagtatanong ng mga kongresista, ay inamin niya na hindi nga siya nakatapos ng kolehiyo at sinasabi niya na isa raw siyang orphan, Jessica. Mm-hmm. Ito namang lockdown, strictly speaking o technically speaking, ang ibig sabihin nito, isinasara lahat ng pintuan ng isang building katulad ng Resorts World. Na ganun ba ang nangyari, Steve? Kaso, at that point na nag-lockdown, paano naman yung mga natrap sa loob pala? Talagang hindi sila makakalabas din. Ang sinabi nilang lockdown ay yung pagdating sa perimeter, kinailangan daw kasing i-establish na walang dadaan or may iiwasan yung traffic dun sa mismong area. Gayun din, ano, ang sinabi naman nila, yung mga security personnel ng Resorts World, inasistehan din naman nila or tinulungan nila yung mahigit sa 12,100 employees na, at saka yung mga guests na makalabas nung time na kinakailangang mag-evacuate. Yung lockdown procedure na raw na yon ay hindi naman din daw naging hadlang dun sa pagpasok ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Nagugat yung tanong dun sa lockdown, Jessica, kasi ang sinasabi nila, ito ba yung naging reason kaya naging nahuli or natagalan yung Bureau of Fire Protection dun sa pag-apula sa apoy dahil ang ikinamatay naman ng mga biktima ay suffocation, ano? So yun yung mga naging katanungan kanina. Ang sabi naman nila, kinailangan daw talaga na antayin muna na ma-clear yung usok doon at ma-clear din yung mismong gunman bago sila pumasok at wala ng gunshots, kasi apparently gustuhin man daw ng BFP na pasukin na agad at i-rescue yung mga biktima, ay hindi nila magawa dahil meron pa rin daw silang naririnig na putukan nung mga oras na yon, Jessica. Okay, may isang kongresista na namatayan ng misis dun sa trahedya. Nakapag-attend ba yung congressman na ito, Steve, dyan sa hearing kanina? Oh, ang namatayan dito ay yung staff ni Malabon Representative Ricky Sandoval at yung asawa naman, yung may bahay nitong si Pampanga Representative Dong Gonzales. Hindi na siya nakadalo kanina sa pagdinig, Jessica, bagkos ay pinaabot niya yung tanong doon naman dun sa kasamahan niya na kongresista. Ang tanong niya sa pamamagitan ng text ay bakit daw hindi na ipagbigay alam agad dun sa mga natrap sa pantry na meron naman palang fire exit na sana naging dahilan para nailigtas pa yung marami dun sa mga namatay na biktima, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.